Live mula sa GMA Network Center, 20 taon ang nakatutok, 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nauwi sa banggaan ang pagharang at panggigit-git ng China Coast Guard sa mga inflatable boat ng Pilipinas sa Eskoda Shoal. Sa gitna yan ng legitimong marine scientific research sa Bahura, kung saan mayroon umanong reclamation activity ang China. Sa ilalim ng dagat, namataan naman ang mga namumuti at mga patay na coral. Nakatutok si June Veneracion. Nagsimula sa gitgitan. China Coast Guard, this is Philippine Coast Guard. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. We are conducting marine scientific research activity. Please keep clear of us. Nauwi sa harangan hanggang magbanggaan. Di nagpatalo ang mga Pilipino. We are conducting marine scientific research. Please do not interfere. Ang engkwentrong ito ng mga rubber hull inflatable boat o RIB ng China Coast Guard at Philippine Coast Guard nangyari noong Martes, June 4, sa Eskoda Shoal, na kilala rin bilang Sabina Shoal. Mahigit 70 nautical miles lang ang layo sa Palawan. This is the China Coast Guard. This is China Sea. Kneel here immediately. Kneel here. China Coast Guard, this is Philippine Coast Guard. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. Nagsimula ang iringan ng subukang pigilan ng China Coast Guard ang marine scientific research ng mga eksperto mula sa University of the Philippines na dala ng Philippine Coast Guard. Harangan ng RIB ang sitwasyon ngayon dito, pagalingan ng pagmaniobra sa pagitan ng Coast Guard ng China at ang ating Philippine Coast Guard. Ang ginagawa ng Philippine Coast Guard ay hinaharangan itong mga miyembro ng Chinese Coast Guard na makalapit sa team ng University of the Philippines. Kailangan maging maingat sa pagmaniobra dahil mababaw ang bahagi na ito ng Sabina. Inflatable boats ang gamit ng magkabilang panig dahil hindi kaya ng malalaking barko ang mababaw na bahura. Nang tumagal ang harangan at habulan, nagpakita na ng puwersa ang China at nagpalipad ng 2 helicopter. Inilabas din ng Chinese Navy ang 2 na itong hovercraft na sa lakas pa lang ng makina ay pwede nang magpataob ng RIB, lalo na ng rubber boat. This just an action for China to intimidate ang ating mga marine scientists para tigilan nila yung ginagawa nilang survey dito sa Eskoda Shoal. Walang dahilan para sabihin ng China na ang amphibious operation nila is legitimate. Nang matapos ang trabaho ng mga marine scientists noong araw na yon, mabilis na nagbalikan papuntang BRP Teresa Magbanwa na nasa 2 buwan ng nakaistasyon sa Eskoda Shoal. Kabuntot ang malalaking barko ng China. Kinabukasan June 5, mas maraming assets na ang dideploy ng China, kabilang ang kanilang speedboat. Okay, tuloy na kayo, tuloy na kayo. Pero itinuloy pa rin ang marine scientific research na ipinadala ng Philippine Coast Guard kasunod ng mga report tungkol sa umano'y reclamation activity ng China. Sa ilalim ng dagat, nakita agad ng mga eksperto ang mga patay na corals at malawakang bleaching o pamumuti ng mga corals. Meron ding mga lugar na magandang tignan pero nang suriin, may indikasyon din ng bleaching, sinyale sa maaring tuluyang mamatay kapag hindi naka-recover. Kapag hindi siya naka-recover, mamamatay siya. Parang sa tao, lalagnatin ka, mag-chills ka, pero pwede kang gumaling, pero pwede rin hindi gumaling. Sa Eskoda Shoal, isa o 2 barko lang ng Philippine Coast Guard ang kadalasang makikita, malayong malayo sa napakaraming Chinese ship. Pero dihado man, nananatili pa rin buo ang paninindigan ng mga tropang Pilipino na magbantay para sa bayan. Mula sa West Philippine Sea, para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Lumabas sa inisyal na imbestigasyon na may koneksyon ng mga nasa likod ng sinalakay na Pogo sa Porac, Pampanga sa Pogo Hub ng Bamban, Tarlac. Sabi pa ng mga otoridad, magugulat ang publiko sa kung sino ang talagang nasa likod nito. Nakatutok si Oscar Oida. Barangay Official.
Okay, media. Gamit ang bolt cutter, winasak na matauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC at PNP SAF ang kandado ng Pogo Hub na ito sa Porac, Pampanga kagabi. Over mo yung hallway, box. I-open mo. Yeah. Yung hallway. Nakarinig kasi sila ng lalaking nagsisigaw mula sa loob. At nang sa wakas ay mapasok, natagpo ang nakakulong sa ika-apat na palapag ang isang Chinese national na may mga pasa. Kwento niya sa tulong ng interpreter, ilang araw na siyang walang kain at sinasaktan ng mga nagkulong sa kanya. Agad din siyang dinala sa ospital. Kanina, nakausap namin siya sa tanggapan ng PAOK. Kwento niya, sinaktan siya dahil gusto na niyang mag-resign. He said maybe the people forced him to make the illegal activities. They keep him inside the room because he asked for resign, but they refused. Sa ngayon ay nasa 159 ang dayuhang nasa kusodiya ng PAOK. Karamihan ay Chinese, pero meron ding Vietnamese, Burmese at Malaysian. Apat sa kanila ang itinuturing na mga biktima. 155 naman ang wala umunong pasaporte at may immigration violation umano. Sinailalim na sila sa biometric o identity verification para makilala at para malaman kung may mga kaso. Ang ilang nakausap ng media, itinangging nagtatrabaho sa Pogo at bakasyonista lang umano. We have no work in here. We don't work in here. Okay. We just come here to travel and go around Pampanga to find out some restaurant or some bar. Because we are go to the aqua park, right? Because our come down from the highway. Vacation. Yeah. Okay. Swimming. Yeah, swimming. Okay. We all just go enjoy the holiday, but when we all go down the skyway, and then the police already stopped us. We all are not Bogo. We are just friend together. Pero nang hanapan sila ng pasaporte. I have passport. My passport in the home. Where? In the home. Let me repeat. Yeah. Our law. I have IG also. No. Our law says it must be in your possession. Wala ho akong nakitang swimming pool doon sa loob ng Grand Palazzo Royal. Wala rin ho akong nakita doon na beach resort. So, tandaan ho natin mga scammer ho ito. Kahit anong kwento, gagawin nila para mapapaniwala ang kahit sino po. Lumalabas din sa inisyal na imbestigasyon ng PAOK na may koneksyon umano ang mga nasa likod ng Pogo Hub sa Porac sa Pogo Hub sa Bamban. Ongoing pa po yan. Itong mga susunod na mga araw ko siguro makikita natin kung sino nga ba ang tunay na may-ari sa likod nitong Lucky South 99. At mabibigla ho ang sambayan ng Pilipino kung sino nga ba talaga nasa likod. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, Nakatutok, 24 oras. Bukod sa mapagkukunan ng tubig, apektado rin ang mga alagang hayop at kabuhayan ng mga residente malapit sa Bulkang Canlaon. Ang pinakahuling sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Eileen Pedreso ng GMA Regional TV, One Western Visayas. Eileen. Vicky, kabi-kabila na ang iniindang problema o epekto ng pagputok ng Mount Canlaon sa mga residente ng bayan ng La Castellana sa Negros Occidental. Kabilang na riyan ang problema sa tubig at mga alagang hayop. Hindi napigilan ni Tatay Fortunato ng Barangay Biak na Bato na maging emosyonal habang ibinahagi sa news team ang naging karanasan at sitwasyon ng kanyang bahay pati na ang kanyang maliit na negosyo na pinasok ng lahar ilang araw matapos pumutok ang Mount Canlaon. Ang ilang paninda nito, natabunan ng lahat. Gamit ang pala, kanyang nilinis ang lugar na mayroon ng natuyong lahar na nagmistula ng simento. Malaki ang perwisyo talaga isang putok ng Canlaon. Nananatili ring problema ang supply ng tubig sa barangay. Ang ilog na pinagkukunan nila ng tubig, pinangangambahang kontaminado na ng asupring binuga ng bulkan. Kaya ang mga residente naghihintay pa rin ng rasyong tubig na inumin at pwedeng gamitin sa pagsaing at pagluluto. Why kami ilim nun kay may ara ng hatag og tubig, pero why man sa amo nag-abot? Ang ilang residente naman, pinuproblema ang mga alagang hayop na naiwan sa kanilang mga bahay nang mapilitang magsilikas ng pumutok ang bulkan noong Lunes.
Tulad ng alagang kalabaw ni Ariel, na inabutan niyang nangihina na sa likuran ng kanilang bahay. Do hina-hina gid ang kaon, nagkulang-kulang gid ba? Hindi gid ma kwan gid niya asin busog gid siya. Tungod sang igo sa amon isang sulfur. Ang sitwasyon ng mga hayop ang nais masolusyonan ng Department of Agriculture sa hiling nito sa mga LGU na magtalaga ng mga lugar para sa mga hayop na marirescue kung saan maaari silang alagaan at mapakain. Nananatili naman sa Alert Level 2 ang Mount Kanlaon ngayong araw. Ayon sa Kanlaon Volcano Observatory, muli itong nagbuga ng steam plume na ubabot sa 2,000 metro. May naitala ring 14 na pagyanig sa paligid ng vulkan ngayong araw. Wala kita nag-increase ang alert level. Ang aton nga mga monitoring parameters nagapakita nga sustained ang iyang nga activity. Nagpasaka daw kita sa alert level, which is not true at all. Vicky, patuloy naman na pinaalalahan ng FEVOX ang mga residente na huwag magpanik at huwag maniwala sa kumakalat na impormasyon na nasa Alert Level 3 na ang Mount Kanlaon. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Aileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Hindi lang nagre-reseta ng gagamot at nagpapaanak pa umano ang lasakoteng lalaki sa Maynila. 20 taon na umano siyang nagpapanggap na doktor na nabisto na dati niyang tauhan. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Kuhang-kuha sa surveillance video ng National Bureau of Investigation Public Corruption Division ang pagtanggap ng pasyente at pagre-reseta ng isang 71-anyos na lalaking nagpakilalang doktor. Nang tanggapin na ng kanyang staff ang mark money. May nakasabit pang stethoscope habang nag-i-clinic ang suspect ng arestuhin. Ayon sa NBI, lumapit sa kanila ang isang dating staff ng suspect nang makumpirma niyang di pala lisensyadong doktor ang kanyang boss. Kayo mismo. Inanak niya. Okay. During pandemic, siya ang hands-on na nagkaanak sa akin. Pero nung naraman ko na hindi siya doktor, doon ako na ano sa kanya na bakit ganun. Tumatanggap siya ng mga pasyente, nagbibigay siya ng mga medical advice, tapos nagre-reseta siya at nagtitinda rin siya ng gamot doon sa kanyang klinika. Ayon sa NBI, 20 taon nang nagpapanggap na doktor ang suspect at marami na rin daw itong naging pasyente. Bukod sa ang kanyang klinika ay open 24 hours, meron din siyang certain time na kung natatanda ko 6 to 8 na libre ang konsultasyon. Bukod sa mura na talaga yung singil niya sa konsultasyon, meron ka pang magiging discount or mas mura pang babayaran mo kung ikaw yung magiging member ng kanyang clinic. Sinubukan namin kunin ang panig ng inaresong suspect, pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag sa kamera. Pero sa aming pag-usap, sinabi niyang 2 beses siyang nag-board exam, pero di siya nakapasa. At ang hangad lang daw niya ay makatulong sa kapwa. Kakasuhan namin siya ng estafa dahil nga nagpapanggap siya ng doktor kahit hindi naman siya lisensyadong doktor. Nagrekomenda rin kami nakasuhan siya ng illegal practice of medicine under the Medical Act. Tapos nagrekomenda rin kami dahil sa pagtitinda niya ng gamot sa kanyang klinika, nagrekomenda rin kami nakasuhan siya under the Philippine Pharmacy Act. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok. 24 horas. Hindi lang mas komportable ang biyahe, makakaiwas din sa matinding traffic ang hanggang 50,000 pasaherong makikinabang sa LRT 1 Cavite Extension Project. Ang good news, magagamit na ang phase 1 niyan bago matapos ang taon. Nakatutok si Joseph Moro. Patapos na ang ginagawang phase 1 ng LRT Line 1 Cavite Extension na magdurugtong sa Pasay sa ilang bahagi ng Paranaque. Dadaanan nito ang mga lugar na karaniwang puntahan ng maraming pasahero. Nag-test run na ng mga bagong tren dito. May 5 istasyon ito mula sa Redemptor Station na magiging karugtong ng Baclaran Station sa Paranaque ng orihinal na LRT Line 1. Ang MIA Station ito dadaan malapit sa DFA Asiana. Ang Asia World Station sa mismong Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX ang baba dahil may connecting bridge doon. With this line stopping in PITX, it will really improve
accessibility. Sa mga pa-airport, pwedeng bumaba sa Nino Aquino Station na malapit na sa NAIA. Ang Dr. Santos Station ang pinakadulo ng LRT Line 1 extension. Para sa mga taga Cavite, sa taong 2031 pa, matatapos ang Phase 2 at 3 ng proyekto. We'll be able to put together Region 4, particularly Cavite, all the way to Metro Manila. Ayon sa Light Rail Manila Corporation o LRMC, ang pribadong kumpanya nagpapatakbo nito, tinatayang 40,000 hanggang 50,000 ng mga pasahero ang masaserbisyohan ng extension, bukod pa sa lampas 300,000 pasaherong sumasakay sa LRT Line 1 at 2. We think it's going to double to 80,000 to 100,000. Ayon sa LRMC, bago matapos ang taon na ito ay bubuksan na itong LRT Line 1 Cavite Extension sakto sa bare months o panahon ng Kapaskuhan, kung kailan marami sa ating mga kababayan ang lumalabas para mamili o kaya naman ay mamasyal. Ayon sa DOTR, makatutulong ang bagong linya para maibsan ang trapiko lalo na sa Kapaskuhan. Mababawasan yung sasakay sa private cars and other public utility vehicles, no? So that will really contribute to solving some of the traffic problems. So not necessarily eliminate traffic, no? But it will contribute to easing the traffic in this area. Pero magkano naman ang pamasahe? Pareho lamang daw sa LRT Line 1 at 2 ayon sa DOTR na 13 pesos and 29 cents na boarding fare at 1 peso and 21 centavos na dagdag kada kilometro. Ang dulo-dulong pamasahe mula sa Baclaran hanggang Dr. Santos ay 25 pesos at 45 pesos naman mula sa FBJ Station o dating Roosevelt Station sa Quezon City hanggang Dr. Santos sa Paranaque. Mas mura po ito, no, sa ating mga jeepneys and mga buses. Para sa mga taga Quezon City na nakabang sa ginagawang MRT 7 station, ayon kay Bautista, bago matapos ang taong 2025 ay gagana na ang 12 sa 14 itong stasyon mula North Avenue hanggang sa Lagro. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Inilabas din ng Philippine Coast Guard ang video ng panghaharas ng China sa isang medical evacuation mission sa Ayungin Shoal nitong Mayo. Nambangga rin ng rubber boats ang China Coast Guard at nag-dangerous maneuver din ang malalaki nilang barko. Nakatutok si Mark Salazar. Nagkwento ang mga Pilipinong marine scientists sa naranasan nilang harassment mula sa China habang nagsasagawa ng scientific research noong Martes sa Escoda Shoal. China Coast Guard, China Coast Guard, this is Philippine Coast Guard. We are conducting marine scientific research activities. Please stay with us for safety. Medyo outnumbered actually yung boats natin. Nakita nyo naman pati yung Coast Guard nila, marami silang rubber boat. At nagpadala na rin sila ng speedboat actually. We were certainly worried for our welfare. There was a time when the three of us were already in the water and the Chinese Coast Guard wanted to get closer. But we were already in the water. Ayon sa Philippine Coast Guard, unang pagkakataon ding nadokumento nila ang pagdideploy ng hovercrafts ng China. For China to conduct amphibious drill within our own exclusive economic zone is also not permitted. I'm pretty certain that they have not informed the Department of Foreign Affairs of such military exercise that they are conducting while at the same time we are doing a marine scientific research. Would this merit a diplomatic protest on the part of the Department of Foreign Affairs? The Philippine Coast Guard will be formally submitting our after operation report after this event to the National Task Force West Philippine Sea. Dahil sa insidente, limitado ang naisagawang marine scientific research. Pero sapat ang nakita ng mga scientists para sabihing 100% ng sira ang mga coral sa Escoda Shoal. Nakita rin nila ang mga bakas na mga naunang research activities ng China doon. We know na maraming activities na ginagawa doon ang China. Meron silang gustong gawin sa lugar na yon, kaya ang dami nilang pag-aaral na ginagawa, no, doon sa lugar na yon. Inilabas din kanina ng Philippine Coast Guard ang kuha noong May 19 ng panghaharas ng Chinese Coast Guard sa kalagitnaan ng medical evacuation mission sa Ayungin Shoal. Kinailangan kasing ilikas ang isang tauhan sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal.
we were subjected to a dangerous maneuver, even ramming of the Chinese Coast Guard rubber boats and the dangerous maneuver of the Chinese Coast Guard vessel. Nagtuloy-tuloy daw ang panghaharas hanggang makuha nila ang sundalong may sakit mula sa BRP Sierra Madre. Tinawag ng PCG na barbaric at inhumane ang ginawang ito ng China Coast Guard. We condemn such action because we have been contacting those Chinese Coast Guard vessels who are in that vicinity that we are conducting a humanitarian mission. Matagumpay namang nadala sa ospital ang sundalong may sakit at maayos na ang lagay. Sinabi ng Chinese Foreign Ministry na kung mag-aabiso muna ang Pilipinas sa China, papayag daw silang mag-deliver ng supply at mag-evacuate ng mga tauhan mula sa BRP Sierra Madre. Pero hindi raw ito pwedeng gawing dahilan ng Pilipinas para maghatid ng construction materials. Hinihinga namin ng reaksyon dito ang Department of Foreign Affairs. Namataan din ang mga Chinese Coast Guard at Chinese Militia malapit sa Pag-asa Island noong June 6. Ang video kuha ng mga nakasakay sa modern balangay na nagsasagawa ng medical mission sa isla. Nais daw nilang i-assert ang ating karapatan sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagsakay sa balangay na sinakyan ng ating mga ninuno. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Fierce na Friday, chikahan tayo mga kapuso. Rumampa sa runway ang ilang Sparkle Stars, kasama pa si its Showtime host, Vice Ganda. Ang kanilang sophisticated look, tila paghahanda na rin ng ilan para sa inaabangang GMA Gala. Makichika kay Aubrey Carampel. Senate First Lady by day, fashionista by night. Spotted si international fashion icon Heart Evangelista sa fashion show ng designer na si Bang Pineda. Kinagabihan lang yan pagkatapos ng kanyang oath-taking as Senate Spouses Foundation President. Kahit may bagong role and responsibility. Definitely kailangan ko magtrabaho. And I think yun yung maganda sa relationship namin ni Cheese kasi, you know, may kailangan siyang gawin, may kailangan din akong gawin. He supports me, I support him. And I like it, so I will do it. Pero mas mababawasan daw ang kanyang appearances and trips abroad. Present din sa fashion show si Kaylin Alcantara na fresh from her South Korea trip at busy ngayon sa upcoming GMA drama series na Shining Inheritance. Magkasama rin ang Sparkle couple na sina Gabby Garcia at Khalil Ramos, Running Man Philippines runner Kokoy De Santos at Widow's War star Royce Cabrera. Si It Showtime host Vice Ganda naman ang nag-open ng show na mothering in her black and white outfit. Rumampa rin si Sparkle Hunk River Cruz na isa sa proud na nagsuot ng 50-piece collection ni Bang inspired ng Paris, tennis at kanyang love of the sea. Samantala, naghahanda na rin si River para sa GMA Gala 2024 na gaganapin sa July 20 at nataon pa sa mismong birthday niya. Nagpasukat na nga si Ray ng kanyang isusuot na suit. Collaboration daw ito ng kanyang stylist na si Ivor Julian at designer na si Ryan Ablaza Uson. Saka sinabi ko lang sa kanila na something classic, classy, but unique. Yung favorite ko kasi yung last year eh. So parang challenge na rin for them kung paano nila mas gagandahan pa yan. Kaya ako excited. Same stylist and designer din ang gagawa ng mga isusuot ni na Derek Monasterio at Ken Chan. Si Ken, less is more daw ang gustong look. Gusto ko yung plain yung isusuot ko. Walang masyadong nangyayari sa sinusuot ko. At gusto kong ma-highlight yung mga jewelries na isasuot ko for that night. Kung trending daw last year ang suot na luxury watch ni Derek, may bonggang accessory din ba siya this year? Siguro meron. Bahala na si yung aking stylist dyan kasi syempre hindi niya ako hahayaang hindi mag-stand out eh. Gusto niya talaga mag-stand out to, kaya siya bahala dyan. Sunod naman daw sa tema ang mga isusuot na suit ng Sparkle Stars na black and white with a touch of sparkle. Our main goal is to make them look as dapper as they could. We really go on a timeless silhouette of suits. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings.